sa likod na mukha ng isang madaling araw. Okay. Magandang gabi po mga ka-peps. Mga ka-jikinsi natin dyan. Okay. So, ngayon po ay 11:41 na po ng hating gabi. Okay, so ngayon po ay tinatapos ko po yung requirements po namin na dapat po ay maipasa namin sa June 5 sa susunod na buwan. Ito po ay kailangan talagang matapos sa hindi pa po deadline kasi dapat po ay mabigyan na po ito ng marka. Kasi ako po ay isang graduating students at kailangan po na ma-submit po namin ito sa hindi pa itinakdang submission para mas mapadali po yung pagbigay sa amin ng final marks sa aming grades. Diba po? Okay. So, ngayon po ay ating pag-uusapan ang likod sa mukha ng madaling araw. Ayan. Okay. So, ngayon po, sa hindi po nakakaalam o sa lahat po ng mga estudyante dyan, alam ko po na yung iba sa inyo ay nakakaranas po ng ganitong sitwasyon. Yung matagal na nakakatulog dahil sa marami po silang ginagawa na mga projects or requirements para naman po mas madagdagan yung marka nila. Tama po, di ba? Okay, so ito po yung mga para sa akin po mga experience ng mga natutulog sa or sa mga hindi pa natutulog sa ganitong oras. Ako po, sumasakit na po yung mata ko. Pero kailangan po natin kayanin kasi po para po sa kinabukasan natin. Diba po? Ngayon po ay aking tatapusin nito lahat para bukas ay iba naman po yung gagawin ko. So, mga ka-co-students ko dyan, kung kaya po nating tapusin yung ating ginagawa ng hindi umaabot sa ganitong oras, kayanin po natin. Kasi po, nakakasama naman po talaga ito sa ating katawan, lalot-lanot na po sa ating mga mata. Kasi kagaya ko ngayon, nag-start po ako ng 5 in the afternoon hanggang ngayon na nakatingin sa laptop. Yes po, nakatingin, nagtatype. Yan po. So, yung mata ko, sumasakit na po. Pero, ngayon, parang matutulog na po ako kasi sumasakit na talaga yung mata ko. Hindi ko na mapigilan. Kailangan ko na po ito yung pikit. At yung, dito po, sa aking baba dito, parang wala na pong tubig, kaya iinom na rin po ako ng tubig. Yan po. So, sa lahat po ng mga ka-sudyante ko dyan, ito po yung mukha ng isang madaling araw na estudyante. Napakahirap man, pero kailangan natin tanggapin na katulad ko, nangihiram lang po ako ng gamit, so kailangan kong lubos-lubosin at kailangan ko rin pong bilisan kasi gagamitin rin po na may-ari yung gamit na to. So, para sa mga estudyante dyan na makakapanood nito, so sana po, tulungan po natin ang ating sarili.
Huwag po nating abusuhin at sana po meron po akong naibigay na points para sa sobrang expose natin sa mga gadgets at also po sa dapat na limitadong oras na sa ating paggagawa ng mga requirements. Kasi po, katulad ngayon, sumasakit mo yung mata ko pero parang ayaw ko matulog. So, kailangan ko ipikit. Okay, so, kailangan ko ipikit kasi ako naman po yung maapektuhan ito. So, meron pa naman bukas pero kasi nga po, meron sana akong gagawin bukas na iba na para sana makatulong pa rin sa pang-araw-araw ko. Pero, wala tayo magagawa kasi mahirap lang tayo. So, kailangan po natin na kumayod talaga ng kumayod. Okay, so, yun lang po. Sana po may natutunan kayo sa mga sinasabi ko ngayon. Okay, so, ito po ay base lamang sa aking totoong buhay na nararanasan ko ngayon. So, mga ka-jikinsi ko dyan. Okay, so, continue lang kayo, continue sa mga goals nyo. Continue lang kayo sa seeing your future. Dapat po, walang makahadlang. Kahit ano pa yan, continue lang. Diba? Kasi, nandiyan naman ang ating Panginoon at siya po ang talagang nakakaalam sa ating buhay. Alamang po. Bye-bye!